Yo, comentario, ali, música, and public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kahit kailan, walang iwanan. Kahit siya, status mo ng palisanan. Ang iligas mo na pagdating sa kasal. Ibig ay natago ang basman ng nagkatulungan. Kahit kailan, mapangyawang iwan na ka. Kasing pagpili mo na sa iyong pangalan. Kahit kailan, ayaw na iwan. Isang higit ay feminist na. Drink responsibly. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. DZME 1530. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, salamat po. Isa pong mainit na hapon po sa inyo lahat at welcome na naman po sa isa ng mga edisyon ng programang inyong inabangan. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ng Rapido ni Tulfo. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po yan si Patrick Tulfo. So ngayon po ay Huwebes, ika-17 na po sa buwan po ng Oktubre. At mainit pa rin po ang panahon. Maybe that's the reason why Engineer Willie bakit lumindol sa Mindanao kagabi. I don't know. Ewan ko. Kasi grabe, lakas. Di ba? Yung pong lindol na tumama po sa Mindanao kagabi, ang epicentro dyan po sa may Cotabato. At ito po ay kumitil ng apat na buhay ng tao. Hindi pa po, of course, kasama yung nasugatan. Eh, yumanig po yung lupa ng 7:30 p.m. Last night. Talaga namang grabe. Right now, talagang pumapasok pa rin yung mga report kung ilan yung nasaktan at gaano po kalaki yung pinsalang iniwan ng lindol. Ang nakakatakot ho dyan, sinabi ho ng Philippine Volcanology and Seismology, meron daw na-discovering panibagong fault sa Cotabato. Eh, alam ko, partner, yung Mindanao, walang fault line dyan eh. Totoo lang. Yung Mindanao ho dati, pinopromote yan as an alternative investment site, parang Willy Cruz. Kasi Engineer Willy, ano yan eh, dati, walang fault line dyan. All the while, akala ng PhilVox,
Walang fault line. Ngayon, partner, may na-discovering fault line daw. Sa Cotabato. Kakatakot naman yan. Kaya yan, eh, ito, ina-assist pa yan ng Philippine Volcanology and Seismology. Parang naalala ko, partner, dyan sa may Negros, di ba? Parang 2 years ago, main. Merong lumanig yung lindol, eh, akala ng Philvox, eh, walang fault line, pero meron pala. Okay, so talagang mahalaga ho dapat, eh, ang Pilipinas po being located in the so-called Pacific Ring of Fire, kinakailangan ho na tayo po ay palaging handa po sa ganyang mga pangyayari. Okay? At so far, nakapagtala na po ng 251 na aftershocks ang Philippine Volcanology and Seismology. Okay? Ang nalulungkot lang ako, paring Engineer Willie Cruz at paring Amiel, mga Karapido. Eh, nag-post ako ng balita dun sa, pinost ko yung balita sa Rapido ni Tulfo, saka sa isang bumukay Tulfo na FB page. May mga nagko-comment na parang, ano ba yan? Sumpa ba yan? O kasi ganun, di ba? Parang, kasi, hindi ko maintindihan, partner, totoo lang. Ito, hindi ako tatawa rito. This is serious, di ba? Dianig na lindol yung mga kababayan natin sa Mindanao, partner. Sa Cotabato na na-discover nga na meron palang fault line. At kumitil ito ng apat na buhay. Tapos magko-comment ka pa na, eh kasi, ano eh, nakarama ba yan o ganito? O kasi pinaparusahan to pa Engineer Willie Cruz at paring Amiel kasi raw, ano? Kasi taga doon si Pangulong Duterte. Hindi hum, parang hindi nyo ba naisip yung mga sinasabi nyo? Di ba? So, kung talaga, Engineer Willie. Di ba? Hindi ba naisip yung sinasabi nyo? People were hurt. May mga namatay. Tapos sasabihin mo, makikita mo sa balita, nilayanig ng lindol ang Mindanao, ganun-ganun, ang namatay ay umabot na sa 4. Tapos magko-comment ka na, eh, siguro kasi pinaparusahan, ganun. Bakit? Kasi taga ron si Pangulong Duterte. It doesn't make any sense. Okay? So, napaka-importante po na kayo bago kayo magpo-post talaga. Eh, mag-isip muna kayo. Think before you click. Meron pong kampanya ngayon ng Department of Information and Communication and Technology. Yung tag po dyan. Think before you click. Ibig sabihin ho, eh, wag ho kayo basta-basta na click ng click. Wag kayo basta-basta comment ng comment sa nakikita nyo. Wala ba kayong emosyon? Wala ba kayong damdamin? Di ba? Yung mga tao doon, they are reeling from the shock of what happened to them. Kasi nga, first time, parang ngayon siya tinamaan nung lindol. Tapos kukomment ka na, mababasa ng ibang tao, kukomment ka na, bakit? Kasi pinaparusa, kasi ganun. Why? Is it because tagaroon si Pangulong Duterte? Parang, ganun ba kalaki yung galit mo sa Pangulo? As such, gusto mo yung lugar na kanyang pinanggalingan, yung kanyang bayan sa Davao, eh gusto mo na lahat sila masisira, lahat sila magugunaw. What kind of a thinking is that? Para kang hindi Pilipino. Di ba? Hindi maganda yan eh. That is not very nice. Di ba? We should be concerned. Ha? Kapag may kalamidad na ganyan, regardless kung ikaw ay maka Aquino, ikaw ay maka Duterte, or ikaw ay maka Gloria Macapagal Arroyo, it doesn't matter. Okay? Ang pinag-uusapan dito, kapag yung mga kalamidad na ganito, eh, dapat to nakakaisa ho tayo. Isasantabi nyo muna yung kung sino sinusuportahan nyo. So next time, kapag kayo po ay magkokomento, baka kayo magkiklik, I suggest, di ba, pag-isipan nyo muna yung sasabihin nyo. Siguro naman may utak kayo. Di ba? Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Yung iba, tumatawa pa, mga dilawan, mga bad comments. Exactly. Ayoko nga sanang gamitin Sherwin Markowe yung terminong dilawan.
Kasi nga, using terms like Dilawan, anti-Duterte, eh, nagiging magiging political yung opinion ko. Ang sinasabi ko lang dito is my personal opinion na may mga nasaktan, malaki yung damage na iniwan, may mga namatay. Tapos makikita niya, magko-comment pa kayo na, eh, kasi, ano ba yan, kinakarma o pinaparusahan, ganun. Kasi nga, ano yan, kasi bayan ba ni Pangulong Duterte, is that it? Walang ano yan, walang, tawag doon dapat eh, kapag tayo ho ay tinatama ng mga kalamidad, ulitin ko, regardless if you are a Dilawan or you are a Duterte supporter, if you are a GMA supporter, sasantabi mo yan. Ang pag-uusapan natin is pagiging mga Pilipino natin. Wherein, ready tayong tumakbo dun sa mga nangailangan sa atin regardless kung siya ay Muslim or Kristiyano. Okay, so andyan na ba? Parang nakita ko naka-highlight na eh. Nawala ba? Okay. Anyway, magana boy muna tayo. Parang Willie, 2:39 in the afternoon. This is being brought to us by San Miguel Pale Pilsen. Ang una mong binuksan, ang una mong minahal. Drink responsibly at ng Coco Life. Believing in the Filipino at Ginebra San Miguel partner. Ano ba yung Ginebra San Miguel partner? Nakamutan ko. Andyan, bagay mo script sa akin, partner. Sorry, Pat. Mahalaga yan. Ayoko magkamali, partner. Salamat. Ginebra San Miguel, isang tagay sa tunay na tapang ng Pilipino. Break muna. Babalik po ang Rapido ni Tulfo. Diyan lang po kayo. Drink responsibly. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much and we're back at magandang hapon po sa mga maaga pong tumagaygay sa atin. Hindi po ako masyadong late. Yan ang tamang termino. Hindi ako masyadong late. Anyway, magandang hapon kay Boss Rodel Suarez ng Business Mirror, si Kuya Winnie de la Cruz, si Boss Tay Sornet. How are you, Boss Tay? Boss Barbie Achenza, Tito Val Villanueva, Lynn Nelson Tolentino, Roger Nuncio, Allen Timtiman Biskera, schoolmate ko sa Aquinas, Tito Bert Pagsibigan, Boss Raul Esperas, Michael Valdez, partner Romy Tuason at Elisa Chongson, Michael Rivera has joined in. At dito naman sa kabila, Sherwin Marcovi, Uncle Rudy de la Cuesta, Julius Howe, to my wife, at Martes Valanza, Ella Mamayson, Ella so far, sila palang Regina Velasco, okay?
At pa yan pa lang so far ang Ma'am Kelly Lim ang tumutugay-gay sa atin. Anyway, kindly follow, like, and share yung ating FB page na Rapido ni Tulfo. Litanya ko na ho yan if you don't mind. If you're enjoying the program right now, you're watching, at nag-enjoy naman kayo, hindi naman ho siguro masamang humiling sa inyo na baka naman no, mga bossing, mga ma'am, pwede bang pakishare po yung Rapido ni Tulfo na FB page? Follow, like, and share Rapido ni Tulfo Facebook page. At pakidamay na rin po kung inyo pong mamarapatin yung aking YouTube channel. I have my own YouTube channel. Just search for my name on YouTube, Patrick Tulfo. Okay, then subscribe. Meron akong bagong upload na video. Kasi meron akong ginagawa ngayon. Matagal ng plano yan eh, paring Willy, paring Amir. Ang title, The Review. So right now, nag-upload na ako ng video or rather mga videos sa aking YouTube channel na Patrick Tulfo. So yung pinakabagong video ko, ang title po, The Review of course, ni-review ko po yung 2019 Ford Expedition Limited. Mahilig ba kayo sa kotse? Eh, sino bang hindi walang mahilig sa kotse? Kahit na hindi mo naintindihan paano tumatakbo yung kotse, hindi mo alam yung difference ng camshaft sa valve o ng spark plug sa amba, sa fuel injection. Pero syempre, kotse yan eh. At most of us, ang pangarap natin is someday magkakaroon tayo ng sarili nating sasakyan. Tumugay-gay kayo sa aking channel, Patrick Tulfo, at yung aking The Review na mga videos, nagsimula na ho yan. At meron lang akong in-upload na video kanina, panibagong video. Panoorin niyo ho yan. Ni-review ko. I reviewed the 2019 Ford Expedition Limited. Ang gandang sasakyan ho niya. Kung mayaman ka at meron kang may panggas ka, yun, Expedition. Pero matipid yung Expedition. I mean, ang laki ho nung Ford Expedition, ang haba ho niyan, yung pinakabago, 2019. Tignan nyo sa internet. Matipid ho yan. If you'll think about it, ang haba nung sasakyan, ang lapad, ang bigat, pero surprisingly, matipid ho siya. Anyway, tayo po yung magpapasok muna ng report. Galing po kay Julie Baisa sa Malacanang, sabi niya, Presidential Spokesman Salvador Panelo, bumelta sa payag ni Senador Gordo na bistulang tumatayo siyang abogado kay resigned PNP Chief Albayalde. Julie! Good afternoon, Sir Patrick. Good afternoon, Sir Patrick. Hindi nga dapat ipakulugan bilang pagbatiko sa Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag pamakailan lamang ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kaugnay ng kanyang obserbasyon sa itinatakbo ng Senate Investigation kaugnay ng usapin ng Ninja Cup. Ayon kay Panelo, nakalulungkot na nabigyan ang kahulugan mismo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na mistulang tumatayo siyang abogado kay assigned PNP Chief Police General Oscar Albayalde matapos sabihin na parang guilty nito kahit hindi pa tapos ang pagsisiyasa. Muling binigyan din ni Panelo na ang kanyang pahayag ay batay sa kanyang personal na pananaw lamang at may batayan umano siya sa kanyang mga ginagawang pahayag. Ang conclusion of guilt ayon sa tagapagsalita ay dapat lamang gawin sa sandaling tapos na ang investigasyon at napakinggan na ang kapwa ang magkabilang panig. Natitiyak umano ni Panelo na kailanman ay hindi nanaisin ni Gordon sa posisyon ng isang resource person na inaakusahan ng kanyang kapwa resource person at tila nakatulan na ng guilty kahit hindi pa man natatapos sa isang pagsisiyasat o inquiry. Mula sa Malacanang, ako po si Julie Baisa para sa DJ. Sorry. 15:30 ulit sa kanan. Hindi lang may panindi. Julie! Sorry, sir. Ako, umiipit pa yung Shanghai ko. Ha? Ano yan? Umiipit yung Shanghai. Number, hindi, Julie. Number 19. Sorry. Ano number, sir? Ano number? 19, okay, 19. Oh, hindi, umipit yung Shanghai kasi merong may birthday dito. Ah, yun. So may passion kaya at spaghetti. Ay, happy birthday kung sino man yung partner, okay? Si ano po, Joseph Morong. Oy! Joseph Morong ng GMA 7? Ako. Ayun, happy birthday. Tapos pinakain, nagpakain.
Oo, eh, kataon naman nung sinusubo ko yung Shanghai, eh, tinatawagan ako for the call. Ayun niya. Kaya naman medyo, oh. Sasabihin ko sana, Julie, masama yata loob ni Joseph na pinapakain ko. Hindi naman. Naano lang yung timing ng report, kaya biglang sumabit sa dulo. Ayan. Okay, mabuhay ka, Julie. Salamat po. And you have it, si Julie Baisen from Malacanang. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At kanina nga, imbes na pasakali muna yung pasok natin, seryoso na kagad yung banat ko. Kasi nga, na-disappoint ako na may mga kababayan tayo na nakita mo nga, may mga namatay, may mga nasugatan, magko-comment pa na parang negatibo. Di ba? Yung pong mga komento nyo dapat, kung titingnan nyo muna kung ano ba yung kinokomentuhan nyo. Okay? Sa bagay na yan, dapat hindi pinapasukan ng politika ho yan. May namatay, may nasaktan. Sino bang gustong tamaan ng lindol? Di po ba? Sino ba sa atin ang gustong tamaan ng bagyo or any other forms of calamity for that matter? Di ba? Wala. Kaya nga kapag meron nung tinamaan ng kalamidad diyan at nakita nyo sa not necessarily sa Rapido ni Tulfo na FB page but rather sa ibang FB page, pag naman kayo magko-komento nung negatibo, di ba? Maawa kayo, pray for them. And thank God na hindi kayo tinamaan or wala kayo sa lugar nila. Di po ba? As I've said, itong malakas na lindol na ito talaga namang hindi po ito inaasahan yata ng PhilVox kasi po sabi ng PhilVox mayroong na-discovering mga panibagong fault line dyan doon sa may Cotabato. Panibagong fault line po. Ayan. Sa bagay, kung isipin mo naman ang Pilipinas po ay located po sa tinatawag niyong Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, just like Japan and ano pa ba yung mga bansang nasa Pacific Ring of Fire, tinatamaan ho tayo ng lindol. Regular lang ho yan. Sa Japan, of course, they have gotten used sa mga lindol at sila po ay sanay kung anong gagawin kung sakasakaling tatama yung malakas na lindol, dapat ganun din ho sa atin. That's the reason why lahat ho tayo, especially sa Metro Manila, we always from time to time we undergo an earthquake drill, di ba, para ho alam nyo kung anong gagawin nyo kapag sakasakaling knock on wood, wag naman sana payagan ng Panginoon Diyos na na gumalaw yung lupa, wag naman sana, God forbid, na maglindol ng malakas dito sa Metro Manila. In the event naman, of course, yan po yung purpose ng earthquake drill, Boss Dino Ray Directo, sir. Mas malakas ka pa, sir, sa lindol kesa sa akin, sir. Ikaw, sir. Lodi kita, Boss Dino Ray Directo. Okay? Kaya minsan, kapag nag-earthquake drill, nalulungkot ako, Engineer Willie at Paring Amiel at mga Karapido, yung iba nagtatawanan, kalam mo naglalaro. You should take that seriously. Kasi nga, ang earthquake drill, sinisimulate nyo. Simulation of what will happen, of what you will do in the event that magkaroon talaga ng lindol. Yung iba dyan, partner. For Rapido. Tatawa-tawa, partner. Nakangiti pa eh, oh. What if, knock on wood nga, God forbid, lumindol nga ng malakas. Tino, kung makatawa ka. Di ba? Yun nga lang, partner, lumindol nung last year ba yun? Nasa Mega Mall ako eh. Kumain ako, partner, pagbalik ko rito eh. Lahat kayo nasa baba na. Sa baba na kayo lahat eh. Ang kwento sa akin ng mga kasamahan ko rito, nakakatakot daw kasi talaga daw sa taas, nasa 18th floor kami. Ramdam na ramdam daw, partner. Kulat ako eh. At ano pa yan ha? Sa Batangas pa yan. Tandaan niya, partner, ang inaabata ng Philippine Volcanology and Seismology, yan pong knock on wood, paggalaw ng Big One, yung Marikina Valley fault line. Yan po. We have a live fault line here.
At dito nga nakabantay ang Philbox. Kaya nga medyo nagulat din ang Philbox na meron palang fault line dyan naman sa may ano. Dyan sa may Cotabato. Okay. Ano yung magandang hapon? Ma'am Rita Martinez, Harry Valbuena, of course. Ma'am Lou Gutierrez of Tondo, how are you? Uncle Rudy de la Cuesta, of course. Tita Mer Villegas, classmate ko nung high school. Jocelyn Osea, ano ba ang, alam ko, Jocelyn, ni ano ka na, misis ka na ngayon. Osea is your maiden name. Yan yung apelyido mo, nag-aaral tayo eh. Ano mga apelyido mo ngayon? O J. Mark Dagala, of course, at Michael Rivera so far. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo, ha? At ito nga, kung hindi nyo alam, ang Pangulong Duterte daw ay sumemblang sa motorosiklo kagabi palabas daw ng gate ng PSG. Yan po ay inireport ni Senador Bongo. Okay, again, ang Pangulo po ay na-aksidente kagabi. Palabas daw ito ng gate ng Malacañang dyan sa may Presidential Security Group compound. Sumemplang daw po yung motor ni Pangulong Duterte. Pero okay naman daw po yung presidente. After all, ang Pangulo po ay matagal na pong nagmo-motorho yan. Motorcycle rider ho siya. In fact, when he was the mayor of Davao City, he has been known na hindi po, ano yan eh, parang may insomnia. Naglilibot ho yan ng siyudad ng Davao nang nakamotor ng hating gabi. Yan po yung ating Pangulo. Okay. Sabi ni Boss Dino Ray Directo, dyan nanalo si Senator eh, sa earthquake drills na yan. Sinong Senator? sabi na si Tolentino. Ikaw talaga, Boss. Malalibel ako sa inyo yan. Boss Dino Ray Directo. Tita Nori Bakusmo, how are you? Thank you very much for tuning in. Okay, pero anyway, more bad news. Yung nireport ko kahapon, mga taga Maynilad, Manila Water, wala pang announcement. But ever since we reported that, we discussed that yesterday, mas lumilinaw na. Ito pong Maynilad, ito po, nagbigay na naman ng panibagong press release. At nagbigay po ng babala sa kanilang mga consumer. Maghanda daw, posibleng 18 hours. Naku, bakit ganun? Hindi ko lang alam, ha. Siguro wala pang kinalaman ito sa ano, baka naman ma-misinform tayo. Meron yatang gagawin lang mga tubo ang Maynilad Water, if I'm not mistaken. Hindi pa ho dahil dun sa babala na sinabi kasi ng Maynilad na baka magbalik daw ho yung rotation. Okay, yung water interruption at rotation ng supply ng tubig kasi nga patuloy na bumababa daw yung tubig diyan po sa may Angat Dam na kanila pong pinagkukunan po ng tubig. Okay? Kasi nga hindi tawag doon kahit po ilang bagyo yung dumaan sa atin at may mga araw na 'di ba yung mga nakaraang mga buwan ni Engineer Willie, parang isang linggo umuulan. Ang problema yata, hindi naman yata bumabaksak doon sa may dapat baksakan yung ulan. 'Di ba? Malayo yata eh. Kaya kulang. That's the reason why kulang ho yung ano, Boss Dino Ray, sabi sagot kita, boss, baka alam ba sir, may libel na ako. Na-libel ako isang beses this year lang. Yung pinakaunang libel ko ever since I became a commentator partner dito ko sa DZME na nakamit partner. Kinasuan ako ng libel ng isang complainant diyan sa Rizal province. Na-dismiss naman at in-expect ko naman na madi-dismiss paring Willie Cruz. After all, maingat naman ho tayo sa ating pagtalakay. Alam ko naman ho yung batas. Kaya nga ina-libel ako, masama loob ko eh. Ingat-ingat ko na, ila-libel ka pa. Makapanamukha nung nagkaso ng libel sa akin partner eh. Siya na nga yung nanloko ng tao. Niloko niya partner ah. Complainant. Dinamanda pa kami ng complainant. Yung nagreklamo sa akin, saka ako.
minura ko raw siya sa ere. Talaga naman partner, minura ko. Eh, sabi nga nung ano, binasa ko yung ibinaba ng desisyon ng ano, ng prosecutor. Sabi ng prosecutor, yun daw pagmumura ko partner, eh dala nga ng pagiging komentarista ko at hindi ko naman siya minura just for the sake na hihiyain ko siya at mumurahin ko siya. Biniminura ko yung nirereklamo sa akin kasi nga, nangako ho yung ay bawal na magmura sa akin ngayon, nangako ho yun na ibabalik niya yung pera nung humingi ng tulong sa amin but hindi naman ho binalik. That's the reason why pagbalik ho nung complainant, syempre nagahit ho yung inyong lingkod, eh minura ko siya sa ere. Minura ko ng PUTA. Diba, o yan, eh. Ayun. Sabi ni Boss Dinoray Directo, dapat dyan sa Saudi na sila mag-supply, dahil goli yung mga tao. Pero Boss Dino, mahal ang tubig sa Saudi, di ba? Kasi yung kinikita nila sa langis, di ba dyan sa Middle East, wala naman yung mga dams dyan, walang mga lakes, walang mga rivers, walang river dyan. At least sa Saudi Arabia, sa Abu Dhabi, UAE, walang river dyan. Yung kanila pong kinikita sa kanilang pagbibenta ho ng langis sa world market, ay eh, malaking bahagi ho niyan ay napupunta sa kanilang water desalination plant. Water desalination plant. Okay, yun po yung tubig dagat ho, ay eh, kanila pong pinoproseso para mainom ho nila. Magastos ho yung proseso na yun. Kaya nga, yung kasagsagan ng ano ng krisis sa tubig rito, paring Willit, paring Amel, mga karapido. May mga nagsusuestyon. Panahon na rin para gumamit tayo ng water desalination treatment. Sabi ko, magastos yan. Ginagamit po ang water desalination treatment facility kapag wala pong mapagkukunan ng fresh water yung pong isang bansa. For example, partner, Middle East, sa Singapore, for example, paring Willy, wala silang source ng tubig. Yung tubig na iniinom nila galing ng Malaysia. Eh right now, parang bibito na sila sa Malaysia. Ang ginawa nila, partner, nagtayo ng water desalination plant. Yung tubig dagat, yung kanilang nililinis, tinatanggal ho yung asin, yung alat, at yun po yung iniinom nila. Magastos na proseso ho yan. Ang Israel, for example, yan, sila, yung bansang Israel, partner, yan, gumagamit ng water desalination facilities yan or treatment para magkaroon sila ng irigasyon. At ngayon, meron silang irigasyon. Sabi ni Boss Dino, pag na-libel ka, Patrick Tulfo, that means you have made it as a journalist, as your dad. Ako, boss, eh, may isa na akong libel. Anyway, we have to pause into a short break. It's already 3:01 in the afternoon. This is being brought to us by a red horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly at ng Hinebra San Miguel, isang tagay sa tunay na tapang ng Pilipino at ng Hinebra San at ng Coco Life, believing in the Filipino. News break muna kami at konting paalala. Babalik po ang Rapido ni Tulfo matapos po ang lahat ng yan. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Parating na ang Red Horse. Stick. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse Beer. Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Ganado ako.
Drink responsibly. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals, equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians, trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare, we're big on health. Coco Life, we're big on life. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Nagdeklara ang sangguniang bayan ng Palangi sa probinsya ng Albay ng Communist Party of the Philippines New People's Army or CPP-NPA persona non grata. Ito raw ay dahil sa nagpapatuloy na kaharasan at pag-atake ng mga NPA laban sa mga sundalo, pulis, pati na rin sa publiko. Naniniwala ang Town Legislative Council na ang presensya ng CPP-NPA sa kanilang bayan ay hadlang sa peace and development. Ang Palangi ang unang bayan sa Albay na nagdeklara ng CCP-NPA persona non grata. Para sa iba pang balita at impormasyon, sunda ng aming Facebook page, DZME 1530 kHz mula sa News Center ng DZME 1530. Una sa kanan ng himpilang, may paninindigan. Ako po, si Camille Lee. Sumayin niyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Parating na ang Red Horse. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Kanado ako, nalaban ako, hinepa ako. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo. Sentido Kumon. Kasama si Narita Gadi, Homo Bono Adaza, Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan, 1530, DZME. Sentido Kumon.
Issue. Mangang na komentaryo si Batibang Usapin ang hatid sa inyo ng veteranong broadcaster Mike Abe sa Gising na Panguna Pilipinas. Gising na Panguna Pilipinas. Isang buong oras na diretsyang pagbatikos sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Gising na Panguna Pilipinas. Sino ka man ay hindi inuurungan basta't nasa katwiran. Kilala sa kanyang kredibilidad kaya naging takbuhan at sumbungan ng mga pinagsasamantalaan. Gising na Panguna Pilipinas. Napapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Paparating na ang tambalang kampiyon at kilala sa sinserong paglilingkod. Tunay na kinagigiliwan, kapwa may sense of humor. Sina Ed Sarto at Congressman Benny Abante sa Kongreso Ngayon at Your Service. 2 oras na hitik sa interview sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Pag-iipagtalas-tasan sa mga politikong tagagawa ng batas at balansyadong paghimay sa mga napapanong issue. Kongreso Ngayon at Your Service. Programang puno ng serbisyong walang kasing bilis. Kongreso Ngayon at Your Service. Sumasa inyong mga tahanan Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much and welcome to the second half of the program. Kayo po ay nanonood at nakinig pa rin sa Rapido ni Tulfo. Dito lang po sa DZMQ 30, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po yan, si Patrick Tulfo. Ano, ipaalala lang po sa inyo, ha? Siyempre pa, para po sa ating kalusugan. Ma'am Maydel Tanega, Rita Martinez, okay, Boss Dino Ray Directo, Tito Bird Pagsibigan. Alam nyo, kayo ho ba yung tipo na inom lang kayo ng inom at kain kayo ng kain without really what? Knowing kung yung kinakain nyo, baka hulason ho yan. Well, especially yung sa inumin. Okay? Kung kayo po ay mahilig tumoma, makabubuting i-check nyo muna kung yung tinutoma nyo, for example, may pangalan. Kung yan po ba ay FDA registered, Food and Drug Administration. Mahirap na hong magkamali. Katulad ho yung isa po sa tinatalakay natin dito, yung pong deadly lambanog, natatandaan nyo. Diba? Engineer Willie. May mga tumuma ng lambanog dyan sa may Laguna, partner, tumimbuwang na lang, patay. Kasi yung tinoma na lambanog, partner, mataas pala yung methanol content. Hindi nila alam yan. At ito namang FDA na dapat na nagbabantay sa mga gumagawa ng mga inumin na may alcohol, partner, medyo wala rin ginagawa, inutil. Kaya ho may mga namatay. Yung partner, itong ano naman, yung isa naman, yung Cosmic Carabao, natatandaan niya yan? Merong lumabas na G ng pangalang Cosmic Carabao. Cosmic Carabao. Yung tumoma, yung uminom partner, namatay dalawa. Yung isa na ospital. Okay, yung nagmamanufacture, yung distillery na nagmamanufacture ng Cosmic Carabao, partner, sila ay rehistrado, ay rather, meron silang license to operate. Ito, papaliwanag ko sa inyo. Ha? Rapido ni Tulfo. Yung pong kumpanya na nagmamanufacture or gumawa ng Cosmic Carabao na may tumunga, ang taas din ho ng alcohol content, parang sinunog ho yung siguro sunpag kung inotopsiya yan, paring Willie at paring Amir at mga Karapit, no? Nakita sunog yung atay, no? Kasi
ang taas ng methanol, partner. O eh, yung distilleria na gumawa niyang partner, eh meron silang license to operate. Ang problema, partner, yung kanilang Cosmic Carabao partner, hindi pa siya rehistrado sa Food and Drugs Administration. So, ibig sabihin, partner, hindi pa dapat binibenta ito. Ang problema, partner, na ibenta at merong nakatungga. Yan pa namang ano, alcohol poisoning. Partner, mapanganib yan. Walang ano yan. Wala kang idea. May tinanong kaibigan kong doktor. Sabi ko, eh, malalaman mo ba, doc, sabi ko dun sa kaibigan kong doktor, kung yung iniinom mong, for example, yung iniinom mong alcohol, yung alcoholic drink, eh mataas yung methanol. Sabi niya, hindi. Kasi pareho lang yung lasa niyan. Pareho lang yung lasa nung normal na gin halimbawa, doon naman sa alcoholic drink na mataas yung methanol. So tutunggain mo yan without having even the slightest idea na yung tinutungga mo eh para ka na palang tumutungga ng gasolina niyan. 100 octane, partner. Walang sintomas yung partner, matutulog ka lang. Ha, yung mga namatay ho doon sa lambanog poisoning, kung matatandaan nyo, magandang hapon pa ng Christian Marvin de la Cruz. Yung mga ilan ho mga namatay ng lambanog poisoning last year, if I'm not mistaken, paring Willie, paring Amiel at mga Karapido. Nag-inuman, tapos natulog lang, di ba? Hindi na gumising, padre. Can you imagine that? At tutulog lang ako. May tama na ako, pare. Tulog. Ginigising ho nung yung isa, eh, padre de pamilya pa man din. Ginigising ng mga anak, hindi na gumising. Tainted lambanog. They died of drinking tainted lambanog. Di ba? Hindi na malaman kung sino yung nagbenta kasi yung nagkaroon ng investigasyon itong Food and Drugs Administration, eh, nalaman, partner, kasi dyan sa may bandang Quezon, Batangas, Laguna, partner, yung lambanog dyan, binibenta lang sa gilid ng kalye. Yung merong kubo ba? Yung lalagay ka ng kubo-kubo bubong. Tapos, ilalagay mo yung, didisplay mo yung lambanog mo dyan, partner, nakalagay. Lambanog for sale. Hindi man lang yung iba dyan, passing tabi ho, ah. I'm just being honest. Diba? Hindi nakarehistro yan, partner, walang business permit. Diba? Tapos, galon-galon yung bentahan niyan, partner. You don't have any idea kung yung bang totomain mo na bibilin mo ay mataas yung methanol content, alcohol content, partner. Bili ka lang kasi nakita mo mure. Isang galon magkano? Paring Willy, magkano? 30 pesos, 40, 50 pesos. Uy, mura. Lambanog pa. Jungle juice. Oh, di ba? Kaya it's very important na kapag payong kapatid lang, payong kaibigan, kung kayo po ay totoma, eh tumoma na ho kayo nung ano, nung tingin nyo mabubuhay kayo. Of course, baka may makapag-dibadi sa akin na Mr. Tulfo, lahat ng alcoholic drinks nakakamatay. But eventually, derechahan tayo. Lahat naman tayo mamamatay, paring Willy, di ba? Ganun lang naman yan eh. Eventually, all of us will die. Punta tayo doon, di ba? Pero gusto mo ba eh? Gusto mo bang madedo na partner eh, nag-inuman lang kayo kasi nag-celebrate kayo, happy-happy kayo. Tapos, yung palang lambanog na nabili nyo eh, na hindi marunong yung gumawa. Nag-shortcut partner, hindi alam kung paano yung tamang proseso, tainted na pala yun. Lima kayo nag-inuman, partner. Lahat kayo nakatulog. Pag-isi nyo pare-pero, nasa langit na kayo. Okay lang nga, paring diretsyan tayo, paring Willy, mga Karapid, okay lang. Kung sana, kahit mamatay, kung sa langit talaga punta mo eh. Eh paano, partner, kung hindi sa langit ang punta mo eh? Baka lang sa kabilang buhay kayo, nagsisisiyang kayo. Sino may dala ng lambanog? Munyeta, sino yung nagpainom sa atin? I may be funny, but this is very serious. Seryoso ho to. Kaya nga sinasabi ko rito, importante na ginagawa po ng Food and Drugs Administration yung kanilang trabaho. Especially po yung mga
ni Tulfo. Alcoholic drinks, yung mga hard liquor. Mahalaga ho yan. Kasi nga, dito mga Pilipino mahilig tumuma, di ba? So, dapat lang, binabantayan tayo ng gobyerno to make sure na lahat ng tinutuma natin ay safe. Okay, Boss Sal de Bacusmo, how are you? Tita Evelyn Junicio, how are you? At Juveline, how are you? Yo, Di Maapi, how are you? Sabi ni Julius Howe, dito po marami ang Native American na nalulung sa alak at dahil at yun ang dahilan ng pagkamatay nila. Ganun talaga. Will die eventually. I remember the friend of mine, doctor. Alam mo, sabi sa akin, kasi diabetic ako eh. Diabetic ako, pareho kami ni Boss Dino Redirecto. Sabi ng doktor, yung na-diagnose ako, paring willing na diabetic ako, may diabetes ako. Di binigyan ako ng gamot, tapos mag-exercise ka, magpapawis ka, yung gamot mo, inumin mo, maintenance. Tapos sabi niya sa akin, oh, hindi ko sinasabing huwag ka kumain, ha? Baka mamatay ka ng maagala. No? May mga pasyente ro siya partner na diagnosed na may diabetes partner, eh napaga, alam mo kung bakit? Hindi nagkakain. Nadedo, hindi kumakain. Sabi ito, hindi ko nagbibiro. Sabi niya, wala na, actually, walang bawal naman sa akin, sabi niya. Yung doktor ko, ha? Ang sinasabi ko sa iyo, take everything in moderation. So he went further by saying, halimbawa dati, isang upuan umuubos ka ng 1.5 liter. Isang upuan inuubos no tungga mo yung 1.5 liter na miss. Pag nasabihin yung pangalan, pala, hindi ko naman sponsor yan. Oh. Yung soft drink, tunggayin mo. Ngayon may diabetes ka na, lago ka lang. Di ba? Mahirap naman kasi pipigilin mo yung sarili mo. Sana yung katawan mo na umiinom ka ng partner. Umiinom ka ng soft drink, di ba? Pagbigyan mo lang, sabi ng doktor ko, lago ka oh. Parang shot. Ganyan. Sarap. Para lang malapatan at mabasado yung lalamunan mo. Sabi niya, kasi lagay mo sa isip mo, ang soft drink naman, kaya tumunga ka lang, ay kaya mag-shot ka, lumagok ka ng isang lagok, o ubusin mo yung isang litro, 1.5, pareho lang ang lasa niyan. Tama naman. Rick Tulfo sa diba? Rapido. O sabi pa ng doktor ko, he went as far as to say, halimbawa, ice cream. Dati, isang upuan, inuubos mo isang galon. Takaw mo ng panyo. Halimbawa, ikaw eh. Isang upuan, iinom ka isang galon na ice cream. Ay, kakainin mo isang galon na ice cream. Patay ka dyan, sabi niya. Oh, hindi ko sinabi mo kakumain ng ice cream. Ngayon, kanya, kuha ka ng isang kutsara. Nag-ano ka? Nakikrave ka ng ice cream. Paborito mong anong flavor ba? Sabi sa akin, anong paborito mong flavor? Sabi ko, mocha. O yan. Bili ka ng mocha ice cream. Sabi niyang gano'n. Kung sumubuka ng isa, dalawang kutsarita, okay na yan. Patrick Tulfo sa... Isang kutsarita nga eh. Hindi nga kutsara. Pero kasing laki. Alam ko yung sinasabi mo, partner. Nagkilala ko gano'n eh. Sa akin, kain ka ng konti lang. Tikman mo lang. Para naman malasahan ang katawan mo at masatisfy yung craving mo. Sabi, wag sandok ang gamitin niyo, baka pilosopo kayo. Ano bang sabi ni Doc? Hindi, scooper partner, isang scoop ng ice cream. May scooper, di ba? Ah, sabi ni Doc, pwede ako. Dalawang kutsara daw, pero ginamit na kutsara yung scooper ng ice cream partner. Binog na binog, dalawa. Eh, seryoso yan. Sabi ng doktor ko sa akin, ako nagbibiro. Sabi sa akin, tikim ka lang. The purpose is to satisfy your craving. Again, the secret to long life, according to my doctor friend, is taking everything in moderation. Moderate. Di ba? Kaya nga yung sa partner, drink moderately. Reminder, di ba? Oh. Pareho lang yan, di ba?
Huwag kang kumain as if walang wala nang bukas. Merong litsyon sa harap mo, punyeta, gusto mong ubusin sa upo. Kasi laki ng table na 'to, yung litsyon, nakita mo. Upo ka sa harap ng litsyon pa. 'Di ba sandaan? Sa table yung litsyon. Fiesta. Lagay mo upo ka sa harap ng litsyon partner. Nakamay mo. Tapos ka dyan. Dedo ka dyan. Ay. Kumakain pa rin ako ng mga ganyan but kontrolado. Konti lang. Alam mo partner, ako ang paniniwala ko. Sa Rapido. God made us this way. Rapido. Meaning although okay lang naman kung ikaw ay vegan, alam mo yung vegan partner, di ba? Yung puro gulay. Vegan. Pescetarian. Pescetarian partner yan yung kumakain ng gulay sa kaisda. Yun yung tatlong uso ngayon. Either you are a meat eater or you are a carnivore. You call that carnivore. Yung vegan, purong gulay yan, partner. Kahit yung ano, yung gatas, hindi tumutungga yan. Meron naman yung mga pescetarian. Pescetarians, partner, sila yung they avoid yung animal products pero they eat seafoods, pati itlog. Yeah, itlog, kumakain sila. Gatas, uminom sila. But hindi yung animal meat. Okay. Pero pinakamaraming carnivorous. So it doesn't matter if you are either of that, if you're either a pescetarian, a vegan, or a meat eater. At the end of the day, partner, it's moderation. Diba? Moderation yan. Ako, partner, paniniwala ako eh. God made us this way. Kasi nagbabasa ako ng Bible eh. Talaga ng partner, ginawa tayo na kakain tayo ng hayop. But I respect. Please don't quote me on this. May mga kaibigan ako mga vegan at ako ay talaga namang humahanga sa kanila. But in my personal opinion, Boss Arlan Reyes, I'm basing my opinion sa Bible. Eh, tayo yata ay create ni God para kumain ng hayop. Maybe at least after nung nagkasala si Eva at si Adan. Yan, kasi, yun yung kasing First Testament ng Genesis, di ba? Yung ating mga ninuno, si Eva at si Adan, partner, bago sila nagkasala, ang kinakain nila partner ay mga prutas lang, di ba? Gulay. Eh, kumain lang sila partner ng ano, ng hayop, yung sila ay itinaboy na sa paraiso ng ating Panginoon kasi nagkasala sila. That's the time. Okay. Tulfo sa Rapido. Ni Tulfo. Rapido. Ni Tulfo. Anyway, tayo tuloy-tuloy pa rin sa ating programa. At ito nga, no? Medyo tapos na rin ho yung investigasyon ho ng Senado. Diyan ho sa tinatawag nating mga ninja cops. Pero ito hong si Baloyo. Is it Baloyo? Hindi pa rin ho nagpapakita. Madigas talaga itong si Baloyo. Si Baloyo ay isa ho sa mga miyembro ho ng Ninja Cops na prinotektahan di umano ni PNP Chief General Oscar Albayalde. Si Albayalde po, by the way, I think the title, he still retains the title of being the PNP Chief. Kasi po, hindi pa naman siya nagre-retiro. Si Superintendent Gamboa po, excuse me. Na itinalaga bilang OIC. Yun nga po. Officer in charge. So right now, excuse me. Si Albayalde, terminal leave. Pero I think yung titulong Philippine National Police Director General ay dala pa rin yan until such time ay mag-appoint na si Pangulong Duterte ng panibagong Director General ng Philippine National Police. Okay? Anyway. Ito raw pitong police na yan daw mga police na sangkot dyan sa raid na yan.
Eh, yan daw po ay nanganganib na matanggal. Good. Dapat pa man, matagal na ho silang sinipa talaga sa pwesto. Di po ba? Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Ayan, Engineer Willie, mga ka-Rapido at paring Amiel, ang tinatanong natin ever since na-expose siyang Ninja Caps, di ba? Diyan sa may Senado nitong nakarang mga linggo. So, nalaman natin sa mga testimonya nila dating CIDG Chief Magalong, ni Superintendent Lakadin, ni itong PIDEA Director General, dating General Aaron Aquino, na we all learn that ito nga palang si General Albayalde nga ay di umano prinotektahan yung kanyang mga tao na sangkot ho sa titag mong pagre-recycle ng droga. Kasi nga, yung kwento, hinuli daw yung isang drug lord sa Pampanga, si Johnson Lee. I think the guy was a Korean, if I'm not mistaken. Okay? At ito daw po ay pinakawalan, ayon po sa testimonya, nabasa natin sa mga balita. Pinakawalan, hindi lang yung partner, yung 200 kilong shabu na di umano ay nakumpiska, ang nasurrender daw ay 38 kilos lang. Punyemas, partner. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. 38 kilos out of 200 kilos. Diba? Tapos, ang mabigat, yung Johnson Lee partner paid for his freedom. Nagbayad daw di umano ito ng 50 million pesos para pakawalan. At ang ginawa ng mga pulis na kasali dyan sa raid na yan, humuli ng ibang suspect partner at pinalabas si Patrick Tulfo sa Rapido. Yun ang target. Tulfo, Rapido ni Tulfo. Kaya nga daw yung mga pulis na yung partner, kaya daw pinaimbestigahan niya ni then Philippine National Police Director General Alan Purisima, kasi yung mga pulis daw biglang nagkaroon ng mga SUV bago. Lahat ng pulis Pampanga that time who participated in the raid, all of a sudden, they got themselves brand new SUVs, sport utility vehicles, partner. Yung bang halaga, partner, ay hindi bumababa ng 1 million. Alam mo yung mga pulis na kasama dyan, yung sina Baloyo, mga bobo din yan, mga sangkaterbang mga bobo yung mga hinayupak na yan. Common sense lang ako, partner, halimbawa lang ako, mga ka-Rapido, paring Willie, kung sakasakali kasama ako dyan, halimbawa lang ho, I'm just being honest here. Titingin mo, partner, bibili ako ng bagong kotse, hindi muna, bobo ka ba? Parang yung mga tumatama sa luto, kung tumama ka sa luto, magkabili ng bagong kotse, kagad mo niya, nakatira ka doon sa may depressed area, magkakaroon ka ng bagong kotse. Diba? Kasi minsan, pag may yung sabihin medyo... Medyo partner eh, hindi ko sabing walain, but rather medyo gustong-gusto mo to. Eh, nagkaroon ka ng pera, di ba? Nawawala ka sa wisyo eh. Nawala yung pagiging practical mo. Ang gagawin mo, bibili ka. Can you imagine, partner? Yung mga tarantadong pulis na Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Nakuha yung pera, di umano, nagbibili nga ng kotse without even thinking. Teka muna, hindi kaya ma-question bet ako biglang nagkaroon ng SUV? Ura-urada, saan ang galing yung pera? Hindi po ba? O, di ba bobo eh? Oh. Kaya kung kayo ho, di ba yung partner ako, tumataya ako rin sa ano eh, yung pinakahuling Boss Mark Luitan, Davao. How are you, Boss Mark Luitan? Kaibigan ko to si Boss Mark Luitan sa Davao City. How are you, sir? Kamusta sir ang pamilya mo? Kamusta boss ang Davao? JC Tan, good afternoon. Okay, anyway. Ito nakaraang ano, 658 Lotto. Paring Willy. Tumataya ako eh. E napanalunan na, sila lang ang tumama. Wow, 237 million yata. Barayusin. Kahit tanggal mo partner ng tax yun. Ang may uwi partner ng tao ay nasa kulang-kulang 198 million, which is still a lot. Lots and lots of money. Diba? Oh.
Eh, what if kung tumama ka, halimbawa lang, eh, ito, hindi ko, ito ay payo. Tumama ka, nakatira ka sa depressed area. Tuwan-tuwa ka ngayon, partner. Nawala ka sa wisho, partner. Bili ka ng bagong wedge. Iuwi mo nun sa lugar nyo. Na yung mga kapitbahay mo, kilala ka na ikaw ito ginagawa mo. Diba? Anong trabaho mo? Kilala nila janitor ka. Kilala nila carpintero ka. Kilala nila nasa construction ka. Tapos, uuwi ka bago kotse mo. Punyeta. Hindi ka rin pwede para bumuni ng bagong relos. Common sense yan eh. Diba? Common sense yan, partner. If for example, you live in a depressed area, you cannot do that. Hawak mo yung pera, relax ka lang. Relax ka lang. Boss Jake Tuason from Burbank, California. How are you? Okay? Sa Rapido. Bibili mo yung mga alas, bibili mo yung mga anak mo. For example, tumama ka sa loto. Paring Willie, bang, anak mo anim. Sobrang galak mo. Yung mga anak mo, eh, gusto mong bigyan ng iPhone. Pinag nagbibili ka ng iPhone, nagbibigyan mo. Yan yan, mas makikita ng mga kalaro nila yan. Uy, bagong cellphone mo, iPhone. Naknanto. Bawal magmura. Hindi ka makapagmura. Naknang ano, pero napigilan ko. Anak ng pusa. O, anak ng aso. Can you imagine? Yung mga kalaro mo, uy, bago cellphone mo, ibigay ito sa akin ng daddy ko. Alam mo, partner, meron akong alam na istorya ang ganyan, tumama sa loto driver sa Bulacan. Kwento lang sa akin, kwento lang ho. Yung tumama sa loto driver, drive paano siya, family driver. So, kilala siya nung kaibigan ko. Yung kaibigan ko, meron siyang car wash. Okay? So, ang kwento, Rapido. Every week, paring Willie Cruz at paring Amel, mga ka-Rapido, nagpupunta yun sa car wash niya, pinapawash yung kotse ng amo niya. Yung amo niya, taga-customs. Pero nagulat yung kaibigan ko. Siguro nawala ng tatlong linggo, partner, tapos dumating sa shop. Iba na lang sa sakyan, naka-van, partner. Naka-van. Bagong-bago yung van. Tapos, yung kaibigan ko, partner, negosyante yun, siya ay observant. Kumbaga, ay mahilig siyang magmasid. Napansin niya, partner, yung misis, eh para daw naninilaw, parang may hepatitis. Hindi ako, kala ko nagbibiro. Ay, sabi niya, totoong kwento ko. Yung asawa, akala ko, sabi niya, eh, mayroong hepatitis, naninilaw sa alahas. Yung mga anak, partner, ang anak, lima. Lahat, partner, nakabagong damit. Akala mo, Pasko, birthday, partner. Tapos, pare-parehong nag-iPad. Sabay-sabay, partner, lima. Sabi nung kaibigan ko, parang ano to, ah. Parang may mali rito. Kaano niya yon? Yung mamang driver, kachokaran niya. So, biniro niya. Sabi niya, ganda ng sakyan ng boss mo, ah. Bago yan, ha? Eh, sabi ng driver, hindi, boss, akin yan. Tumama ako sa loto. Loto, partner. Tumama daw siya sa loto. Parang 78 million yata. Ayun. Napansin ng barkada ko kagad, partner. Kasi nga, yung barkada ko, partner, kilala niya yung mga nagpapawash sa kanya. Kita niya eh, bago si sakyan, sabi niya, bago, walang plaka. Yung misis nga, inanin, pare, halos akala mo eh. Pwede, hindi nga lang makukulam, sabi niya, sa sobrang dami ng alas nun, hindi makukulam yung partner. Yung alam daw niya, yung misis daw ng partner, eh, parang naglalabada lang. Tapos yung mga anak, yung limang anak, partner, lahat bagong iPad. Diba? If for example, you will have the luck of winning the lotto, I suggest you slow down. Relax ka lang. Hinga ka ng malalim, Engineer Willie, pag nanalo ka. Mag-thank you ka muna kay Lord. Tapos, partner, itabi mo yung pera. Relax ka lang, partner. Gather yourself.
Di ba mag-isip ka? Kasi pag lumakas sa loto, takbo ka rin sa pinakamalapit na dealership ng kotse. Oh, bigyan mo. Gusto mo yung kotse na yung partner, takbo ka rin sa dealership eh. Oh. Di ba? Hindi mo naisip paano, nasa ano ka, nasa depressed area ka. Kamakan mo yung pera. Hindi mawawala yan. Relax ka lang. Okay? Tapos, think about your priorities. Tama ba ako? Ma'am JC Tan, tama, tawa ng tawa si Ma'am JC Tan sa akin. Kasi human, that is human nature. Pag may pera tayo, ano ba ang gusto natin, partner? Bibili natin yung gusto natin. But if you, for example, yung pinsa ko si Hana Aguilar, tumataya yata sa loto yan. Tumama ka sa loto, Hana Aguilar. Eh, relax ka lang. Hinga ng malalim, pasalamat ka sa Panginoon Diyos, hawakan mo yung pera. Huwag ka takbo ng mall, punyeta. Para kang tanga. Bibili ka. Bili ka ng malaking kama, bili ka ng rep, yung dalawa. Gusto yung dalawang bukas. Bili ka ng TV, partner. Yung 74 inches, 82 inches, partner. Bili ka. Ano pa? Ano pa gusto mo? Tapos nakalimutan mo, partner, nakatira ka ang bahay mo pala, partner, ay isang ano lang, isang kwarto at parang 30 square meter lang. Nawala sa isip mo, partner. Hindi ako nagbibiro. That may be funny. Di ba? Hawakan mo yung pera. And think about your priorities. Common sense yan. For example, partner, ikaw ay paring Wally, Willie. Hindi ka pwedeng basta-basta umalis sa bahay nyo. Tanga ka ba? Rapido! Ni Tulfo! Doon ka muna sa bahay nyo. Then of course, maybe, lahat ng tumatama sa loto, partner, isa pina, yung hindi ka mayaman, ang unang nasa isip ng lahat ng tumataya sa loto, pag tumama ako, bibili ako ng bahay. Walang good. You do that. But you cannot just abandon your own way or your own life. Old life, di ba? Hindi ka basta-basta partner na pwedeng... Yun nga, Martes balance eh. Di ba nakalimutan? Walit pala yung kwarto. Hindi ka ng kama, yung hindi queen size, yung king size. Hindi ka siya. Relax. Relax ka lang. Bili ka na ba? For example, partner, yung tinitiran mo, medyo matagal ka na ron. Alam ng mga tao, partner, na ikaw ay isa kang karpintero. Di ba? E di partner, bili ka, tapos doon ka muna. Unti-untiin mo. Tapos, partner, eventually, daan-daan ka umalis. Sa Rapido. Tinuturuan ko kayo. Rapido. I'm teaching you. Tulfo. How to be wise with your money. Di ba? Kasi baka yung pera na yan, eh maging sanhipan ang kamatayan nyo yan. Di ba? Yes, tama. Sabi nga ni, this is very well said. Prioritize your needs. Kung tatama ka sa loto raw, prioritize your needs. Eliminate your wants. Don't just think God. Exactly. O, di ba? Relax ka lang. Hindi lang yung pera. Hindi ka rin partner, pwede basta-basta mag-ano. I mean, for example, driver ka. Is there any reason for you to stop driving? Tama po ba ako? I'm just being honest. Alam ko, siyempre, may pera ka ng malaki. Pero hindi naman basta-basta titigilan mo na yung ginagawa mo. Tama ba ako? Keep the money. Relax. You want a house, bili ka ng bahay. But yung muna iwanan basta yung bahay mo, dahan-dahanin mo yan. Hanggang masana yung mga kapitbahay mo, nawala ka na. Diba? Napansin nila, parang Boss Willie. Parang kapil, mga karapido. Sanay na sila na hindi ka nakikita. Pwede mong palabasin na Jeren Parana, magandang hapon sa iyo. Na, ay, kasi umuwi ako ng Quezon eh. Meron kaming maliit na lupa doon, pinapasikaso ng nanay ko. Hindi na magtatanong yung kapitbahay mo.
Pero wag kang bibili ng bagong kotse. Punye, mas tumama ka ng loto, bili ka ng SUV. Para kang yung... Para kang yung mga polis na bobo. Nag-extort ng pera dun sa drug lord at nakuhanan nila ng 50 million, pinaghati-hatian at bumili doon ng mga bagong SUV di umano, di ba ng mga bobo yan? O, di ba? Relax ka lang. Hindi mawawala yung kotse, andyan lang yan. Pili ka ng bahay mo, then pag nasanay yung, kapitbahay mo na wala ka na, o iwanan mo yung bahay mo, paupahan mo. Paalam ka na doon na muna kami sa may, ano, sa may Quezon. O kaya isabihin mo paring Engineer Willie Cruz. Yung tsahing ko eh. Pagmamigrate sa US, doon na muna raw kami sa Quezon City. Hindi ka naman siguro paparusahan ng Panginoon Diyos kung nagsisinungaling ka partner. Yung mga ganong kasinungalingan partner kasi nga eh baka partner sabi mo diretso tumama ako sa loto. Kinabukasan partner yung buong barangay nyo alam na sa tuntak sa pinto mo na yan partner. Kasi gusto mo ayaw mo magkasala. Sabi mo sa kahit-bahay mo, pare, magandang kotse natin ah. Pare, tumama ako sa loto. Tapos ka niya, partner. Di ba may namatay dyan? If you can remember, yung nauso yung lottery. Hindi ko makalimutan yan sa Antipolo, partner. Tumama ng 6 million. Kasi that time, maliit pa yung parang 642. Maliit pa partner yung ano. Bumili partner ng bagong van. Eh, doon siya yata nakadira sa lugar na depressed Antipolo. Nagpainom nung gabi. Sinabi niya sa mga kapitbahay niya, mga kainuman niya, tumama ako ng loto. Sa loto. Painom. Pinatay partner. Hindi ako nagbibiro. Pinatay! Nung mga kainuman niya, partner, ninakaw yung van. Buti nahuli. Totoo yan. It happened. Because he was too honest. Masyadong naging honest. Okay. Di ba? Ayan. Huwag kang tanga. Pagtatama kang bawa sa loto, eh, take care of that hard-earned money. Di ba? Relax ka lang. Prioritize. Alam nyo, ano ang sa isang press con, sinabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office Partner. Marami daw sa mga tumama sa Roto partner, parang ilang mga one day millionaire. Ilang buwan lang partner, ubos na. In fact, yung kinikwento ko sa yung driver, nakamali nga sila na bili kagad ng kotse, nalaman partner ng mga kapitbahay nila sa Bulacan. Sabi nga nung driver dun sa kaibigan ko, boss, bilang dumami ka mag-anak ko. Sabi niya, may mga kamag-anak pala ako rito, nagdatingan. Araw-araw, may kumakatok daw sa bahay nila, kwento niya sa kaibigan ko. Araw-araw, may kumakatok ng hihingi ng balato. Eventually, they were forced to leave. Bahay nila yung partner, ha? Bahay nila sa Bulacan yun, they were forced to leave that house. Oh, lumipat sa ibang lugar. Rapido, ni Tulfo. Eh, pero since partner, walang alam yung mama, hindi naman siya minamata ko. Hindi ko siya minamata na driver siya, but rather, I think the reason was, na-overwhelmed yan eh. He was overwhelmed na ganung kalaking pera hawak niya. Hindi niya alam yung paano niya gagamitin. Alam mo, bumalik sa kaibigan ko yung partner, ang natitirang pera niya, magkano? 500,000. Binenta niya yung van na binenta niya, nabenta na niya. Tapos, ang masakit, yung bahay na nilipatan nila, hindi pa niya binili ng buo. Parang nag-down payment lang siya, partner. Eventually, binenta niya yung sa kaibigan ko. Itong mamang ito, partner, bumaig na doon sa pagiging driver. Family driver. Sayang, di ba?
That is a true story. I'm not kidding. That may, what I told you may sound like as if it was taken from fiction, but the thing is, totoo ho yan. Nangyari ho yun. Kwento ho sa akin. At ang PCSO, they have a lot of stories like that wherein stories of rags to riches. Rags to riches that nakalimot, hindi marunong, ilang buwan ubos ang pera. Diba? Anyway, alam nyo, ito yung Rapido ni Tulfo eh. Hindi naman puro bana tayo rito. Ito lang. This, I'm very proud of this program. Ang pinag-uusapan natin is kahit anong topic, yung knowledge ko, I share it with you. Diba? Hindi tayo nakafocus na sa banat-banat. I have to be honest with you. Sometimes I get tired of discussing the same old issues. Politika, politika, politika. Diba? Sobrang politika. Politics that's ang dahilan, siya ang dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Yang sobrang politika na 'yan. And there are times that I want to discuss yung mga bagay na ganito. Yung bang mga easygoing topics. Mga usapin na meron kayong mapupo na malilibang kayo at the same time may mapupulot kayong aral. Kaysa ba, madaling bumanat eh. Ito lang. O, katulad niya, may nagtanong sa akin. Paring Willie, wala daw bang corrupt sa gobyerno? Sabi ko, ngayon, meron yan. Hindi pwedeng walang corrupt sa gobyerno. Ang mahalaga, hindi corrupt yung Pangulo. Sabi ko nga pa, pwede. I can always discuss a lot of things. For example, may nagtanong nga sa akin, ulitin ko sa inyo. Ha? Somebody asked me, kasi alam niya, maka Duterte ako eh. Ako daw ba ay naniniwala na walang korap sa gobyerno? Sagot ko, ay katarantaduhan yan. Sabi ko, there's no such thing. Lahat ng gobyerno kako may korap. You don't expect the president na lahat siya mababantayan niya. Ang president, nakaupo, ang Pangulo, si Pangulong Duterte, nakaupo yan doon sa, kumbaga sa hari na sa trono niya yan. Hindi naman partner na lahat eh, mula doon sa pinakamababa eh, susubaybayan niya. He cannot do that. Diba? Ang mahalaga sa akin, basta ang Pangulo, hindi korap. Number one. Number two, may ginagawa ang Pangulo doon sa mga korap. Eh diba ang dami na nga sinipa ng Pangulo? Ever since he assumed power, 3 years ago, di ba? Sandamakmak na yung mga sinipa ng Pangulo. Yung iba dyan, malalapit sa kanya. Isn't it? Matatandaan nyo, mga ilang buwan pa lang, out of exasperation, yung isang, sa isang pagtitipon kung saan inimbita ang Pangulo, binalaan nito yung ilang mga miyembro ng gabinet niya, hindi niya pinangalanan. Ito po yung sinabi ng Pangulo. Kaya ako kayo iniupo dyan kasi nagbabayad ako ng utang. Sabi ng Pangulo, iniupo kayo sa pwesto kasi nagbabayad ako ng utang. Pero kapag napatunayan ko na kayo ay korap, sisipain ko kayo at may prueba ho yan. Prueba, hindi lang po dakdak yan. Ilang mga matataas na opisyalis na ang nasipa ng Pangulo. Itong pinakalitis, yung head ng Philippine National Oil Company, yung Aquino, pinag-resign niya partner, I think, out of corruption. Oh. So, sabi ko dun sa kausap ko, there's no such thing as a corrupt-free government. At least in the Philippines. Kahit pa sabihin mong yung Pangulo, for example, ay masidhi yung hangari na nalinisin yung gobyerno. Magkakaroon ng korap niyan kasi nga gobyerno eh. Di ba?
There will always be a corrupt, some who will always be corrupt kasi nga partner, the opportunity is there. Oportunidad. Diba? LTO. LTFRB. Customs. Yan, yung mga lugar na yan kasi andyan yung pera eh, lalapit sa'yo eh. Diba? Ang mahalaga sa akin, yung pangulo ko, yung binoto ko, hindi siya corrupt. Diba? Pero syempre, yung mga nasa paligid niya, partner, kung i-expose ko sa inyo yung mga kinukwento ni Kuya Mon Tulfo sa akin, may mga kinukwento sa akin si Kuya Mon Tulfo, I cannot do that. Malalibel ako. At si Kuya Mon Tulfo, may abogado yung partner. May pambayad sa abogado yun. Ako. Hindi ako, baka hindi ako tulungan ng pao, partner. Corruption still exists. Even during this time, under the term of this president who hates corruption. In fact, ang Pangulo, partner, ilang beses nang nagpahayag ng pagkabigo kasi hindi niya masugpo yung corruption. Alam mo, one time, yung kasagsagan ng issue sa customs, di ba? Ang gusto ng Pangulo, lahat ng tao sa Bureau of Customs sipain. E nalaman ng Pangulo, hindi pala pwede yan. Kasi, karamihan po ng mga nakaupo, yung mga empleyado ng gobyerno, mga nakapasaw sa civil service ho yan, examination. So, mga civil service eligible ho yan. So, hindi po sila basta-basta pwedeng tanggalin unless for a cause. Okay? Unless for a cause. Hindi pwedeng tanggalin. Di ba? Kaya ang Pangulo disappointed. Ang gusto ng Pangulo, alam nyo yan, the President wanted to remove all employees of the Bureau of Customs. Lahat. Wala po sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Only to learn. No? Alam naman ng Pangulo yan, kaya lang siguro galit. Nahimasmasan siya na nare-realize niya he cannot do that kasi nga, protektado ng civil service law yung mga empleyado ng customs. O, di ba? No. Magandang hapon na Boss Ricky Santana at Alan Villarin Monroy. Di ba? O. Di ba? The president is frustrated. He wanted to get rid of corruption, but anong gagawin mo kung sa damakmak yung corrupt sa baba? Di ba? Oh. Sabi ni Julius Howe, Sir, bulong mo na lang sa amin. Eh, alam mo, ganito na lang, Julius. Hindi, siguro naman itong sasabihin ko, hindi ito libelous. Basahin mo na lang yung mga sinusulat ni Kuya Montulvo. Okay? I cannot tell you yung mga ilang pinag-uusapan namin ni Kuya Montulfo. Asan ba si Paring Amyal? Paring Amyal, nandiyan ka ba? Ay, John V. Bigyan mo ako ng picture ni Kuya Montulfo. Meron pa tayong 4 na minuto. Sanyasan mo ako. Pinaka-pogi eh, partner. Tatay ko yan. Kasi yan ang tatay ko. So dapat yung mga picture ko yung pinaka-pogi sa partner. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung sometimes kapag nag-uusap kami ng tatay ko kung ano yung pinag-uusapan namin about this and about that. Ni Tulfo, rapido, ni Tulfo. Okay. Eh, siguro ang clue na lang kung interesado kayo kung malaman nyo kung sino yung mga corrupt, for example, quote-unquote, basahin niyo yung mga sinusulat ni Kuya Montulfo, ni Ramon Tulfo, and you will get the idea. Okay? Basahin niyo lang yung column niya, for example, na lumalabas sa Manila Times. Iyan. Read between the lines.
para malalaman nyo. Bakit naman babanatan ni Kuya Mon, for example, si ganito, si ganire? Di ba? Common sense yan eh. Di ba? Ayun, ang gwapo. Galing ka talaga. Bakit babanat si Kuya Mon Tulfo si... Bakit babanatan ni Kuya Mon Tulfo si ganire, si ganoon? Di ba? Si yun. Si yan. Diba? Kasi may issue, 'di ba? And for more information, yung mga ganyan, basahin yung column ni Kuya Mon Tulfo. Read all about it sa mga sulat niya. Oh, 'di ba? Para magka-idea kayo. Meron ko na kwento niya sa akin. Ni Tulfo, rapido, ni Tulfo. Pagbasa ka, Ronnie Bay Huerto. Ronnie Bay Huerto. Hawig na hawig mo si Taimon. I don't... I get that a lot. si Albayalde, nagsasabu di yung ano. Sabi na ni Kuya Mon, sabi niya, ayan, yan sinasabi ko, di ba? Nawala ko to si Julius Sao, ang tawag kay General Albayalde, Albayagde. Kung talaga yun. Sinasabi ko, hindi ko binabasa yung mga sinasabi niya minsan kasi ma... Yung aking tinuturo na huwag mamintas, ginagamit niyo siya. Oh. Wow, Simon, Sir Mon, astig ng tatay ni Sir. Pet mali. O, diba? Malalibel ako, Martes Balanza. Kung ano sinasabi nyo sa akin. Yung matabad, no comment. Tama na. Ayoko malibel. Asa basahin nyo? Kasi you asking me if kung ano yung sinasabi ko rito, di ba? Eh, well, you can read that sa mga susuot ni Kuya Mon Tulfo. And you will know. Basta sabihin ko sa inyo, pag bumanat si Kuya Mon Tulfo, if he writes something about that, he has the evidence to back his claim. Ganun kasimple yan. Okay? E nagugulat niya ako dyan. Nagugulat ako sa mga kinikwento sa akin. For example, sabihin sa akin, sample, konti lang, paring, alam ko, ubus na oras ko. Konti lang, paring Janvi at paring Willie. Magulat ako, ay, kurap pala ho yun. Oo, kurap yan. Sabi niya gano'n. Eh, Dr. Joseph, gano'n. Wow. Samantalang, I never thought na, for example, yung tao na yung kurap. I'll be surprised. Kaya nga siya naging Montulfo eh. I realized that he became a respected journalist, a hard-hitting columnist. Kasi nga, because of his yung mga nalalaman niya. Nalaysa, ma'am, galing itong tatay ko. Di ba? Galing. Okay. Ngayon. Kaya ako nga, tatay ko rin, pero binabasa ko pa rin yung sulat siya. Kasi nga, minsan nalalaman ko na sasabihin sa akin, ay, kura pala yan. Ay, punis. Alam mo naman si Kuya Mon, magmumura yan. Sabihin siya, ay punyet, kurap yan. Oh, kurap yun. Oy. Ricky Santana, basahin ang column ni Kuya Mon. Yung sinasabi ko, magbasa laki ng column. Diba? Ayan. Hindi naman Boss Alan Villarin Monroyd. It just so happened that I decided to pursue another path. Hindi naman sa wala tayong tapang. Gusto ko lang na yung programa
May gusto ko maiba yung Rapido ni Tulfo. I believe kayo po ay tumutugay-gay sa akin because right now you're enjoying my style of programming. Mabuhay ka. Boss Ricky Santana, magaling yung anak kaya magaling din yung ama. Baligtad yata, partner. Baka si paano ko ni Kuya Mon. Faith Marlon, good afternoon. Julius Hao, si Kuya Mon, una kong nakilala, pinapanood nung Tulfo. Si Kuya Mon Tulfo, ang original na sumbungan ng bayan. That's a fact. Bago nagkaroon ng Rapido at ibang sumbungan ng bayan, isumbong mo kay Tulfo is the pioneer. Kaya nga, tuwan-tuwa ako that hindi ko po inakala na one day, pagtitiwalaan ako ng tatay ko na paupuin sa programa niya. Because ever since na-realize ko na gusto kong mag-media partner, eh, pangarap kong maupo na naisumbong mo kay Tulfo. And I'm very proud that I'm part of the program right now. Pero ako rin, proud na proud ako sa Rapido because ito namang Rapido. Kung si Kuya Mon Tulfo, pinaghirapan niya isumbong, well, this is my baby, Rapido ni Tulfo. Itong Rapido ni Tulfo. Ito yung sa akin. And as I've said kay Boss Alan Monroy, sir, iniba ko lang. Estilo ko. And I believe you are tuning in because you're enjoying the program. Like kayo nanonood because natutuwa kayo. And I intend to keep it that way. Okay? So thank you very much for keeping me company for 2 hours. Thank you. I'll be back again tomorrow. So umaga pa lang, isubo mo kay Tulfo 9 to 10 a.m. in the morning. 7 to 8 kilohertz, Radyo Pilipinas. And then in the afternoon, of course, sa hapon, sa radyo, dito naman sa Radyo DZM Kiso 30. Una sa kanan, nang hipilang may paninindigan, Rapido ni Tulfo naman yan. Ako po yung Patrick Tulfo. Salamat po. Mag-ingat po tayo palagi. And may the good Lord always bless our country. Thank you very much. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga